Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapaging tapat nawang aming kamtin ang lubos na kadubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kay larawan o rebulto ng anuman nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod salinman sa mga Diyos-Diyosan yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ang ayos sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa kaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kapu-apuhan. Huwag ninyong babangitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan."
Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng iyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga sa akin. Igalang ninyo ang iyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito ay wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Mula sa Diyos, kapag isinasalong, ay mamumunga ng lubos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapaghatian o pag-uusik dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ang naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga deboto ng Poong Hesus na Nazareno na naririto at sa mga nakakasama natin sa pamamagitan ng ating live streaming. Atin pong papurihan ang Poong Hesus na Nazareno. Nais ko pong magsimula sa aking pagninilay sa isang kwento. Minsan po na-assign po ako sa isang parokya at yung parokyang napuntahan ko may pagkakataon po akong makapag-sharing kasama ang mga lola. At nung isang beses na nagbabahaginan kami ng mga kwento, nagtanong sila at nagulat ako sa tanong nila. Sabi nila, ano po ba ang magandang klase ng kamatayan? Sabi ko, ayoko pang mamatay. Bakit nyo tinatanong iyan? Tapos binigyan pa nila ako ng mga pagpipilian. Parang gusto na nila akong mawala. Ang una daw po ay yung kamatayan na mabilis lamang, biglaan, dahil sa aksidente. Ikalawa naman daw po, yung kamatayan ng dahil sa pagkakasakit para daw po may panahon pa para makapagsisi. At yung huling binigay nila sa akin ay yung tahimik lang, payapa lang habang natutulog. Siyempre, yung unang naisip ko na pinakamagandang klase ng kamatayan ay yung payapa lamang, yung habang natutulog. Sino ba naman sa atin ang gustong mahirapan pa at masaktan? Tama ho ba? Pero sabi ko sa kanila, hindi naman natin mapipili yung paraan kung paano tayo mamamatay. Pero posible pa rin yung magandang kamatayan, anuman yung klase ng kamatayan na mangyari sa ating mga buhay. Sabi ko, paano? At sabi ko sa kanila, magiging maganda yung kamatayan kung yung buhay natin bago dumating yung wakas ay buhay na tapat at sumusunod sa Diyos. Ang buhay na tapat at sumusunod sa Diyos, si Jesus ang magiging wakas. Napakaganda ng kamatayan at napakaganda rin ng buhay. Kaya mga kapatid, ito po yung nais nating pagsumikapan nawa ngayon at sa araw-araw. Masundan nawa natin si Jesus at magsisimula ang pagsunod kay Jesus kung handa tayong makinig sa kanyang mga salita. Tanong ko po sa inyo, ngayong pumunta kayo sa simbahan dito sa ating dambana, tunay ba tayong handa na mapakinggan ang ating Panginoon? Sa Ebanghelyo po sa mabuting balita, inihantulad ang puso ng mga tao sa iba't ibang klase ng lupa na pinaghasikan ng binhi ng salita ng Diyos.
Tingnan natin yung ating mga sarili sa bawat lupang sinabi ng Panginoon. At tingnan natin kung tunay nga ba tayong nakakatanggap ng salita ng Diyos. Mayroon pong binhi na sa tabi lamang ng daan, nalaglag. Ikaw ito kung hinahayaan mong mawala agad yung iyong napakinggan. Kapag may pagtatama na sinasabi ang Diyos sa mabuting balita, ngunit hindi mo ito tinatanggap at paglabas mo ng simbahan, babalik ka na sa dati mong gawain. Walang pagbabago at paglago kasi naagaw agad ng masama yung salita ng Diyos na pinarating niya sa iyo. Mayroon naman pong binhi na nalagay sa mababatong lupain. Ikaw ito kung oo, tinanggap mo yung salita ng Diyos, ngunit hindi malalim yung pag-ugat sa buhay mo. Ibig sabihin, kapag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, madali tayong mawala at mahatak sa ating pananampalataya. Muli, walang paglago at walang pagbabago kasi hindi lumalim yung salita ng Diyos sa buhay mo. Mayroon naman pong binhi na napunta sa matinik na lupain. Ikaw ito kung hindi makapamunga ng maganda yung binhi ng salita ng Diyos dahil marami kang iniisip na iba, marami kang inuuna na iba tulad ng kayamanan. Inuuna ang iba bago ang Diyos. Wala pa rin pagbabago at paglago kasi maraming pumipigil sa ating kalooban upang tunay na mamunga yung salitang itinatanim sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, tunay lamang tayong mamumunga at tunay lamang nating masusundan si Jesus kung tayo ay tulad ng mabuti at matabang lupa. At tayo ito kung patuloy nating binubuksan yung ating mga sarili, yung ating mga puso sa salita ng Diyos. Pagdating ng salita ng Diyos, talagang inuunawa, iniintindi at pinagninilayan natin yung ating mga buhay at tinitingnan natin kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos, kung ano yung pagbabago na gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. At ang pinakamahalaga sa lahat, ating isinasagawa yung ating napagninilayan mula sa salita ng Diyos. May pagbabago at paglago sa buhay at sa buhay ng iba dahil natatanggap din nila yung bunga ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya iniimbitahan ko po kayo mga kapatid, tingnan natin yung ating mga puso, tingnan natin yung ating mga buhay, anong klase ng pakikinig yung ginagawa natin kapag gumaharap tayo sa poong Jesus Nazareno. Makikita kung tunay ang pakikinig kung tayo ay namumunga ng kabutihan paglabas natin dito sa simbahan. Kaya mga kapatid, muli papaalala ko po sa inyo, ang daan patungo sa magandang wakas ay ang pagsusumikap sa ngayon na mapakinggan at masundan ang salita ng Diyos. Kung may pagbabago, may paglago at may pamumunga ng kabutihan, tunay nating napapapurihan ang poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ang ating itugon, Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo.
Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamaya pa sa kahariang hinanda para sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging at katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Papalat buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad na mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong katagilaan. Dinarakila ng lahat ang napar.
sila'y ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
totoong Jesus Nazareno. Sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2023 hanggang 2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll nang libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Para sa mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wisbisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa Diyos.